May sakit mo ano ha? Susi mo? Oo. Uy, susi mo. Hindi ma yun. Susi mo. Susi mo. Ah, ganun din yun. Kailangan pala ng dinan? Oo. Susi mo. Ako nga po ko ah. Bago ka na. Di wala yan. Ano nga lang. Ako ito magkinilang pagdala na ako. Pagdala ko. Oh. Ano? Oo ka lang yan? Ano ito tunelas mo? Ha? Lawa yung pwene. Tanggalin mo lang, parang ito kaya. Bravo! Pasok pa ito sa ano ha? Pinailas lang. Ba't din yung iniwan? Iniwan namin kami sa mga. Wala ba? Ikaw! Hirap ka na kapag hindi natin inalas yun. Awa. Sa pupuntahan mo. Nariyan ng lungkot dahil mapapalayo ka sa pamilya mo. Isa yan sa pinakamalakas na kalaban na pwedeng umatake sa'yo. Nariyan din ang takot. Takot at pagkabalik.
isa kung maayos ba ang lugar na mapupuntahan mo. Maaari ka rin panghinaan ng loob dahil tanging sarili mo lang ang tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. Pwede ka ding madepress dahil sa sobrang daming problema na darating sa'yo at lalo na hindi mo pa kasama ang pamilya mo sa tabi mo. Pagkawalan ng pag-asa na makakamit mo pa ba ang pangarap mo dahil kulang pa ang panggastos mo kaysa sa sinasahod mo. At marami pang iba. Ilan lang yan sa maaari mong maranasan kapag nang ibang bansa ka. Pero dapat kapag nag-abroad ka, kaya mong magtiis at magsakripisyo para sa pangarap mo. Kaya mong hintahin ang lahat ng lungkot para sa pamilya mo. Kaya mong kainin ang pride mo kahit alam mong iba ang trabaho na madadagnan mo sa pupuntahan mo. Kaya mong magsaga ng matagal na panahon para sa mga minamahal mo. At kaya mo dapat makibagay lalo na't iba't ibang klase ng tao at nasyonalidad ang makakasalamuha mo. Kapag nag-abroad ka, lahat ng feelings ay mararamdaman mo. Minsan nga tutulong na lang yung luha mo nang hindi mo namamalayan. Pero isipin mo naman samantala lang ito dahil sa pag-alis mo, nangangahulugan na may pangarap ka para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Dalawa lang ang pwede mong kahinatnan sa ibang bansa. Ito ay matalo ka o magtagumpay ka. Kaya dapat alam mo ang dahilan kung bakit ka nag-abroad. Hindi yung sinubukan mo lang dahil kung may dahilan ka, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ka. Ang salitang abroad, masarap pakinggan lalo na sa mga taong hindi pa nakakaranas nito. Dahil ang nasa isip nila ay kapag nasa ibang bansa ka, ay mapera ka o parang tumatay ka ng pera. Hindi porkit nag-abroad ay mapera na. Pagod at hirap ang katumbas ng bawat dolyar na iyong kikitain sa ibang bansa. Kahit sobrang nakakapagod, basta ang pamilya mo ay iyong mataguyod at mabigyan mo ng buhay na maginawa kahit kapalit pa nito ay ibang ulila. Kapag nasa abroad ka na, sobrang daming pagsubok ang iyong haharapin. Kaya dapat tibayan at lakasan mo ang loob mo at isipin mo kung sino-sino ba ang mga inspirasyon mo kung bakit ka ng ibang bansa. Piliin mo ang mga taong pakikisamahan mo, yung mga tao na magtuturo sa'yo kung paano maging mabuting tao. At higit sa lahat, huwag mong isipin na mag-isa ka at huwag kang matakot dahil kasama mo palagi ang Diyos. Mayroon pang kambiyo nito, 125.2.
ngayon. Ayo, ganun? Walang busina. Tama na, marami pa tayo, 2 hours pa.